Itinuturing na tulay sa kasaysayan ang mga antigong istruktura sa Tayabas, Quezon. Ang mga istrukturang ito, literal na mga tulay na itinayo noon pang panahon ng mga Kastila. Pero ang mga lumang tulay ngayon nanganganib ng masira. Si Tina Panganiban Perez on assignment. Malaking bahagi ng pagkakakilanlan ng lungsod ng Tayabas sa Quezon nakaangkla sa kanilang masaganang kalikasan at mayamang kasaysayan. Ang paboritong pagkain ng ilang Tayabasin may kwento ring nakahain. Tikman ang ginataang hipon at suso na sinahugan ng tagabas o pako. Perfect partner ng ensaladang pako. Sa loob ng mahigit 150 taon, naging sentro ng komersyo, relihiyon at kapangyarihan ang lungsod ng Tayabas sa lalawigan ng Quezon. Patunay rito ang ilang lumang strukturang nagpapaalala sa ating nakaraan, kabilang na ang 11 tulay noong panahon pa ng mga Kastila at idineklarang National Cultural Treasure ng National Museum. Ang Puente de Malagonlong ang pinakamahabang lumang tulay sa bansa at pinakamataas naman sa Tayabas. Sinubukan din itong mapabilang sa UNESCO World Heritage Site pero nalagay sa alanganin dahil sa itinayong bagong tulay sa tabi nito. Dalawa sa mga tulay na idineklarang National Cultural Treasure ang napinsala ng road widening project ng Department of Public Works and Highways. Sa ilalim ng Puente de la Princesa, mababakas pa mga bitak na dulot ng proyekto. Sa tulong ng grupo ng ilang heritage advocate na dumulog sa lokal na pamahalaan, agad na naipatigil ang proyekto. There were coordinations made, but the scope of work was not described to us in details. It's only when the construction was already ongoing that we were alerted by some concerned citizen of the damages being done. Hindi rin nakaligtas sa isinagawang road widening ang Hibanga Bridge na nagdurugtong sa Tayabas at Sariaya. Bagamat ipinatigil na ang proyekto, hindi naman may tatago ang iniwang pinsala sa tulay. Sa paggalaw sa dalawang tulay, may mga nalabag daw na panuntunan. Kailangan makipag-coordinate, sumulat, at ipaalam na ang kanilang mga projects ay nai-involved na may character na heritage. If they did consultation, which was part of the internal order dun sa DPWH, eh sana hindi nangyayari yung ganito. Paliwanag ng DPWH Region 4, hindi nila alam na ang mga nagalaw na tulay ay dineklarang National Cultural Treasure. Sinimulan daw ang road widening project dahil luma at mahina na ang mga tulay at para masolusyonan ang problema sa mabigat na traffic. Iniutos na rin daw ni Secretary Mark Villar na gumawa na lamang ng mga bypass road para mapangalagaan ang mga lumang tulay. With the modern technology, no, ngayon, pwedeng maayos naman yung tulay na yon. Of course, medyo nabawasan yung authenticity, no, and integrity of the bridge, no. Malaki rin ang naging papel ng mga residente at heritage advocates sa pagsagip sa mga tulay. Sa bawat adobe na ating sinisira, sa bawat bricks na ating tinatanggal sa kanyang original structures, anong klaseng heritage po yung ating ipapamana sa susunod na henerasyon? Ang mga lumang struktura, nagsisilbing tulay sa ating nakalipas, kasalukuyan at hinaharap. Huwag sana nating hayaan na ang mga ito sa alaala at mga larawan na lang makita. Ako si Tina Panganiban Perez at ito ang aking assignment.